May nagtanong po sa ating group, may calamity loan po ba ngayon dito sa Cavite? Sa SSS po kasi wala pa. Paano nga ba natin malalaman kung ang isang lugar ay pwede na mag-file ng calamity loan? Unang-una, dapat may declaration ng state of calamity sa inyong lugar, mapa probinsya, lungsod, o munisipyo. Hanggang kailan pwede mag-file ng calamity loan? Ang isang miyembro ng Pag-ibig Fund ay pwede mag-file ng calamity loan from the date kung kailan na-declare yung state of calamity, 90 days, pwede pa siya mag-file ng calamity loan. Maaari mo siyang tingnan sa website ng Pag-ibig Fund. Puntahan mo lang po yung virtual Pag-ibig for members. Then, i-click mo po yung data privacy at i-click mo yung proceed, apply for and manage loans. I-click mo po yung apply for short term loan at sa bandang ibaba, i-click mo po yung proceed. Dito, pamimiliin ka ng loan na gusto mong i-file. Kung ang hanap mo ay calamity loan, i-click mo po yung select loan type. Dito, makikita mo ang iba't ibang klase ng loan, mapa multipurpose loan or calamity loan. Sa calamity loan, nakalagay kung ano yung lugar na may declaration ng state of calamity. Halimbawa, sa probinsya ng Cavite, hanapin po natin yung province of Cavite. Kung meron pa pong declaration ng state of calamity at kung hindi pa nag-expire yung 90 days po niya. So, napakaraming nakadeclare na state of calamity ngayon sa ating pong bansa. Dito makikita ng province of Cavite ay under pa ng state of calamity. So, ibig sabihin, yung 90 days ay hindi pa expired. Pwede ka pa mag-file ng calamity loan. Kung ang declaration ay July 25, 2024 at 90 days ang expiration ng state of calamity, matatapos ito ng October 25, 2024. Kaya pwede ka pa mag-file ng calamity loan sa Pag-ibig Fund. Sana nakatulong po sa inyo ang video na ito. Like and subscribe sa ating YouTube channel, follow our Facebook page, at join ka na din sa ating FB group. Ilalagay ko ang link sa comment section ng video na ito.